What's up guys, it's me again, I'm Lucky Spark, and I'm back again for another YouTube vlog po tungkol sa pag-uubas. So galing na po tayo sa Maynila at na-quarantine na po tayo ng more than 14 days po. At ngayon naman ay magbabalik po tayo sa ating pagbablog tungkol sa ubas. So as you can see guys, November po ako umalis at pumunta ako ng Maynila at bumalik po ako around February po. So ngayon mga 3 months ata itong naiwanan ko. Pero good thing guys, yung mga tinanim ko ay buhay po lahat. At yun po ang nagpapakita na maganda po yung variety na napili natin sa ating lokasyon na lapitin ng bagyo at palaging nagkakaroon ng ulan po. So sa mga bago pala sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at also i-click ang like video ng video na ito para po mas dumami pa po ang mga taong magkaka-interest po sa pagtatanim ng ubas guys. So guys, 3 months po natin itong naiwanan. At yun nga, ipapakita natin yung epekto po ng pag-ulan po dito sa ating lokasyon. So, usually po ang pag-ulan o palaging pag-ulan po ay nagdudulot ng mga sakit gaya ng fungi, mga insekto na i-infect po yung mga halaman natin. So, after po ng tag-ulan or mga early summer po, kung saan nagsisimula na po yung tag-init, ay pwede na po natin niyang i-trim at alagaan at i-restore natin kung paano po ito pagagandahin ulit yung ating mga halamang ubas po. Ang maganda dito guys ay makikita nyo po at malalaman po kung paano po alagaan ang ubas na na-infect po ng mga fungi gaya ng aking mga halaman dito po. So ipapakita ko po sa video natin kung paano po alagaan ang ating ubas kasi na-infect po yung mga dahon niya, yung mga stem po, pero buhay naman po sila at maagapan po natin yan sa pamamagitan ng ating technique po na ipapakita sa susunod na mga upload natin na video guys. So ito po yung pinakauna natin na ubas. So yung pinili po natin na variety is Catawba po. Makikita nyo naman kasi ito po yung simbolo na ito po yung ubas na aking unang naalagaan po. So tingnan nyo po, umakyat na po siya at nagustuhan ko po kasi nagkaroon po siya ng progress po sa pagtubo. Dito naman sa ating side din, so Catawba din po yan. At hindi po siya na-trim ng maayos kasi nga umalis po ako. Pero ngayon nakabalik po ako guys. So iti-trim po natin yan sa susunod na video kaya abangan nyo po yung mga upload ko na pag-alaga sa pag-uubas para mapaganda yung ating mga grapes. So ito naman yung miracle grapes natin. O tingnan nyo po. 3 months na walang alaga or naalaga naman to ng mga magulang ko. Pero iba pa rin kapag ikaw mismo yung mag-alaga. So against the light tayo. Yan. So ito din, miracle grapes yan. Makikita nyo dati, di ba, maliit pa lang yan. So ito na po yung stem niya. Yan o. Hindi na po siya na-maintain yung sa soil niya. So sa mga video ko guys, ipapakita po natin kung paano po natin i-cultivate yung soil, mag-abuno, at iba't iba pang pag-alaga ng ubas. So yan po, yan. So ito naman, yung Preobrosini at ito, kung hindi ako nagkakamali. So 3 months to guys ha. Pero nag-survive siya sa palaging ulan. Kaya nga, sa pagtatanim ng ubas, ay piliin po yung location na hindi bahain po. Kasi dito, ay medyo mataas po yung lugar namin. Yan. So, nandun po yung mababa. Kaya, hindi po dito nag-stack yung mga tubig po natin. So, ito naman yung Baikonur natin. So, mataas na po siya actually. So, yung hindi ko pa pala nasabi sa inyo guys, na may mga cuttings tayo available soon. So maybe i-buy one take one ko po ito yung mga cuttings pero hindi po yung mga ganito kaliit. Yung mga malalaki na po yung mga pencil size. So ang ano natin, i-buy one take one natin for example kasi standard price nito is 400 pesos each yung cuttings sa mga rare grapes. So ang gagawin natin, 400 pesos pa rin natin pero buy one take one po. So sa mga magpapareserve po, message lamang po kayo sa aking Facebook page na Lucky Spark Vineyard. So yan po ang ating Baikonur. So nakikita naman natin ay buhay pa rin siya pero need lang po natin siyang i-trim or i-ano para mas maging maganda yung tubo po. So ito naman miracle grapes. Yan makikita nyo. So, yan po yung mga ano ng ulan. Kaya nagkaganyan-ganyan po yung ubas natin. Dito naman tayo sa Frisa grapes. Yan, galing kay Attorney Maglok, Tagloco po yan, sa Davao, yung source nito. So, ito po, medyo magkakaroon tayo ng maraming cuttings, pencil size po yan. Yan,
pincer size. I-pruning po natin yan. So, Frisa grapes po yan. Sa flash ko po yung picture kung ano po yan. So, dito makikita nyo po maraming dahon. Yan na po yung iba't ibang ubas na kahalo-halo po. So, meron po tayo ditong black grapes. Yan. Narc black. At ito, miracle grapes po yan. Yan. Mga sanhi yan na mga fungi dahil sa pagtag-ulan. Pero i-recover po natin yan, guys. Makikita nyo naman. Yan. Ito po yung Baikonur natin. So, titrim po natin yan. Ito yung Anyuta grapes. So, buhay pa rin siya. So, i-compare nyo po dito yung sa mga dahon na hindi naulanan. Napaka-healthy. So, yan po yung advantage kapag nagkaroon kayo ng UV ano protection or yung parang top sa Bisaya. So, yan. Okay, so buhay naman yung mga ubas natin, walang namatay. Yan. So, madali lang natin yung alagaan ulit. So, mag-schedule po tayo kung kailan natin yan i-pruning. Yan. So, hopefully may magbunga dito, pero I'm not sure kasi hindi pa po ito mga 8 months, mga nasa 6 months pa or 7 months pa ata ito. By the way, guys, sa mga personal po na mga tao na nag-message po sa akin, yung mga may sinabi ako or may pre-namis ako sa kanila. So, mag-message po kayo ulit sa akin para po ma-process ko po yung mga request nyo po. So, yun, nakalista naman kayo pero i-confirm lamang po natin yung iba kasi baka may hindi ako nailista po. Ito po pala yung mga possible na mga topics na i-upload natin sa ating YouTube channel soon po. So, resulta sa palaging ulan sa aking ubasan. So, nakita nyo naman yan sa video na ito. So, yung next ay paano pasiglahin ang ubas after sa tag-ulan. So, usually ito po yung ginagawa natin after po matapos yung tag-ulan na season po. So, yun nga. At mag-upload rin po ako kung bakit hindi po ako natuloy sa pagbabarko po o hindi po ako sumampa. So, pag-uusapan din po natin yan. At cultivating soil before pruning. So, papakita natin kung paano natin i-cultivate yung mga lupa natin para mas makaka-absorb ng magandang nutrients po ang ating mga ubas. So, ang susunod ay kung paano puksain ang mga sakit ng ubas. So, mga fungi. So, meron po tayong mga products niya apply. At so, sa fertilizing grapes method po, sa pamamagitan ng foliar fertilizer at iba-iba pa mga produkto natin gaya ng mga organic insecticides po. So, sa mga video na i-upload natin soon, ay magkakaroon po rin tayo ng mga available na ubas after ko pong ma-pruning ito. So, meron din po tayong ibibenta soon at i-demonstrate na rooting powder po na napakamura po. So, mga 70 pesos lamang po kapag bumili po kayo ng mga cuttings po natin. So, yung rooting powder po yan sa ating ubasan na i-apply po natin sa mga cuttings at ipapakita kung gaano po siya ka-effective po. So, yun lamang po sa video na ito. So, start pa lamang po ito sa ating pagbabalik pag-uubas na vlog po. At sa mga susunod pa nating video, guys, ay maglalakbay po tayo. Uunahin natin yung Southern Leyte. Pupuntahan po natin yung mga iba't ibang farm, hindi lamang po grapes, kung anong iba't ibang kung anong klaseng mga prutas ang meron po na pwede natin may feature sa ating YouTube para mag-promote po ang agriculture tourism dito sa Pilipinas po. So kung may kilala kayong may magandang farm or kung may kakilala kayong nagsisimula pa lamang po sa pagtatanim ng ubas at kung anumang mga farm yan, ay pwede nyo rin pong i-comment dyan or i-message sa aking Facebook page para makita ko po kung available po or pwede ko pong puntahan po yan. So maraming salamat, guys, sa support sa aking YouTube channel. At please huwag nyo kalimutang i-click ang like button ng video na ito at also i-click ang subscribe button. So God bless and thanks po sa lahat sa support po.